Hello everyone, welcome back to Kuwentong, and this is your Kuya Eddie, again back for another kwentuhan. Alam nyo mga kapatid, napakaraming ang mga nangyayari sa mundo ang hindi nga natin maipaliwanag, at ang tendency nga niyan dahil nga sa kulang natin ang kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay na yan, gumagawa tayo ng mga eksplanasyon na pwede nga nating paniwalaan para sa mga ito. Halimbawa na lamang niya ng misteryong bumabalot niya sa isang bata na 100 taon nang patay. Well, kung handa ka na ngang makinig sa kanyang kuwento, ay simulan na natin. Magsimula nga tayo sa lugar na kinaroroonan ng kanyang katawan, ang Capuchin Catacombs of Palmero na makikita nga sa Sicily sa Italia. Pinaniniwala ang ginawa ang catacombs o underground cemetery noong late 16th century pa. Ipinagutos di umano ng mga Capuchins friars na humukay nga noon ng underground na cemeteryo dahil sa napuno na nga ang kanilang libingan. At sinasabing 45 daw ng mga pare ang unang inilibing nga sa catacombs dahil naubusan nga sila ng espasyo sa dati nilang libingan. Well, fast forward, makalipas nga ang ilang taon nang muli nga nilang silipin ang catacombs na ito, nagulat daw ang mga pari dahil ang naunang 45 nga na kanilang inilibing doon ay napreserba. Well, dahil dito, umalingaw nga ang balita sa buong kabayanan. Ang balita nga ay may himala humanong nangyari, kaya napreserba nga ang mga bangkay. At dahil nga dyan, sumikat itong catacombs, kaya maraming mga tao nga ang nagnais na mailibing umano sila doon pag sila nga ay pumanaw na. And so, between 17th to 19th century, maraming mayayamang mga tao ang inilibing sa catacombs na yan. Kapalit syempre ang datong na ibabayad nga ng kanilang pamilya. At sa loob nga ng mga catacombs na iyon, nakaayos di umano ang mga labi batay nga sa kanilang katayuan sa buhay. Kung mayaman o sobrang yaman siguro, dahil puro nga mayayaman ang nandoon batay sa kanilang kasarian at ano nga ang naging profesyon nila noong sila ay buhay pa. At dahil nga sa dami ng mga naihimlay doon na mga mayayaman at kilalang mga tao nga, noong 1880, isinarado na ang pinto ng catacombs. Puno na nga kasi ito, kaya hindi na sila tumanggap pa ng mga bago nilang borders. Well, alam nyo, after 1880 nga, matapos itong isara, dalawang labi na lang ang pinagbigyan nga nilang patuloyin sa catacombs. Noong 1911, una dyan yung labi nga ni Giovanni Paterniti na isang vice consul ng USA noon ay tinanggap nga nila. At ang huli nga ay noong 1920, ang labi ng ating bida ngayon, walang iba nga kundi si Rosalia Lombardo. Well, sa December 2021 ay 101 years nang nandoon ang labi nitong si Rosalia. Well, sino nga ba ang batang ito at bakit kilala pa rin siya ng maraming tao nga sa mundo ngayon kahit 100 taon na nga siyang patay? Well, ayon po sa mga nagpasalin-salin ng mga kwento doon, si Rosalia ay isang anak di umano ng military general na si Mario Lombardo, na maaring isang ang dahilan bakit napagbigyan na ilibing ang anak niya sa catacombs. Well, namatay po si Rosalia dahil nga sa sakit na pneumonia isang linggo nga bago ang kanyang mismong birthday. Well, dahil sa hindi raw matanggap ng ama ni Rosalia ang kanyang biglaang pagpanaw, nakiusap nga ito sa isang kilalang embalsamador na ipreserba ng mabuti ang katawan nga ng kanyang anak. At pagkatapos niya nga maipreserba ang katawan, ay inihimlay siya sa isang glass case sa loob nga ng catacombs. At matapos nga ang ilang dekada, ay namangha at nagulat nga ang mga taong nakita kay Rosalia dahil tila natutulog lamang daw ang itsura nito nang bisitahin nila muli. Wala nga kasing pinagbago ang itsura nito. Kahit daw priniserba ito, ay parang imposible pa rin na hindi man lang ang magbago yung kanyang itsura. Buhay na buhay kasi ang itsura nito mula nga sa kanyang balat, sa pisngi na hindi man lang nga lumubog, at sa kanyang makintab na mga buhok. Well, dahil nga sa sobrang perpekto ng kanyang labi, marami rin ang nagduda na baka wax na lamang ito at hindi na nga totoong katawan. And so, noong 2000, in-x-ray po ng History Channel mismo ang labi ni Rosalia, at doon nga ay nakita nila na totoong ang katawan niya ito.
Well, nakita rin nila sa x-ray na ito na intact na intact pa nga ang utak nitong bata. Yun nga lang eh, nagsirink o lumiit na raw ito ng 50% mula nga sa original nitong anyo. Well, noong 2009 naman eh, mas masusi pa ang ginawang pagsusuri ng National Geographic doon. MRI nga ang ginawa nila, kung kaya nakumpirma nila na intact nga lahat ng organs nitong bata. Buong buo umano ang mga ito at wala ngang naalis kahit isa. At kasabay nga ng pagbangon ng pagkamangha ng marami sa nangyari sa katawan nitong si Rosalia, ibumangon din ang maraming katatakutan. Maraming mga bisita na pumupunta sa kanyang libingan ang nagsasabi nga na nakita nila itong dumidilat di umano, as in dumidilat daw at tumititig pa nga. Well, minsan daw kapag tatamaan ng ilaw nga ay mapapansin pa di umano ang blue eyes ni Rosalia na parang buhay na buhay talaga. At bilang pruweba nga dyan, alam nyo, eh, may larawan silang pinakita. Ang larawan nga na inyong nakikita ay kuha ng isang photographer at isang matibay na ebidensya nga di umano na talagang dumidilat itong si Rosalia. Naku po, paano kung kayo nga mismo ang nakapicture sa pagdilat na yan? Ano kayang magiging reaksyon ninyo? Well, sa paliwanag po ng mga paranormal enthusiast, eh naniniwala sila na ang kaluluwa nga di umano nitong bata ay nagmumulto raw sa kanyang katawan mismo. May nagsasabi pa nga na iba na hindi pa raw tuluyang nilisan nga ng kaluluwa nitong bata ang kanyang katawan. Well, yan daw nga yung dahilan bakit nakikita nila itong gumagalaw minsan. Well, para maging patas naman tayo, ano, ay kunin naman natin ang pahayag ng mga eksperto sa siyensya. Sabi nila, ang humidity at pabago-bagong temperatura di umano ang dahilan niya sa pagbukas-sara ng mata ng bata. At para naman niya sa pahayag ng bantay nitong catacombs mismo ha, eh, optical illusion lang daw ito dahil nga sa ilaw. Kaya nakikita nga nila na parang nagbubukas-sara ang mata ni Rosalia. Well, ayon pa nga sa bantay, eh, talagang hindi naman gaano kasing nakasara ang mata ng bata nung ilagay daw ito sa catacombs. Well, siguro ay kuwento sa kanya nung mga naunang bantay sa kanya. Pero alam nyo, ang sigurado nga dito ay 100 taon na ngang walang buhay itong labi ni Rosalia. Kaya anumang gawin ng bangkay niya, kahit pa nga simpleng pagdilat, ay talagang katatakutan niya ng mga tao dahil hindi ito normal. At sigurado na kahit ikaw mismo ang makakita nga sa personal na siya nga ay dumidilat, kung totoo mang dumidilat siya, eh talagang tatayo ang lahat ng pwedeng tumayo sa katawan mo. Pero sa kabilang banda naman, eh, alalahanin natin na sa bawat misteryo nga ay laging may eksplanasyon. Maaring hindi pa natutuklasan sa ngayon o sadyang ayaw lang paniwalaan, kaya gumagawa tayo ng mga sarili nating version. And with that, kayo, ano pong masasabi ninyo sa katawan ni Rosalia Lombardo? Gugustuhin mo ba siyang makita ng personal? I-comment mo naman ang sagot mo. And with that, well, kung nagustuhan mo ang video ito, ay pakilike naman po. And of course, eh, mag-subscribe na nga kayo para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwentuhan. And with that, batiin na natin yung mga nakasama natin sa nakaraan nating kwentuhan. Salamat po ng marami sa inyo. At muli, ay ako nga po ang inyong kuya, si Kuya Eddie, na nagsasabing, aha, may bago na naman akong nalaman. Thank you so much for watching and goodbye. Mag-iingat kayong lagi.